principle of worship. And last week, nasimula natin to sa preliminary niya. At ngayon ay tutuloy po tayo sa pinaka study ng RPW. So, makita niyo po sa mga kopya ninyo. Ito po ay pinasinayaan ng corporate worship and its New Testament basis of worship sa church. Kaya po ngayon, pag-uusapan natin yung regulative principle of worship in view of how God should be and must be worshipped since it's part of our mandate as a church. Tanda natin, oh, mandato ng isang iglesia ang pagsamba sa Panginoon at ang pagsamba ay hindi basta-basta ginagawa. Ito ay dapat na ayon sa kalooban at sa disenyo na ginawa ng Panginoong Diyos. So, kitignan po natin, ang issue po dito is how is God to be worshipped in the gathered church? So that's the question. That's the issue. Paano daw dapat sambahin ang Diyos sa isang nagtitipon na iglesia? What elements may we justly include in worship? So ano yung mga elemento na dapat nating maisama o karapat dapat maisama sa panambahan? So there are prevailing positions. Tama yung ano, no? Patingin nga, sis, kung tama ba yung na-print. Ay, teka ha. Ay, kanya naman pala. Nasa, ito pala yung last week yung binabasa ko. Sorry. May copy pa kayo? Ito na, ayan. Hindi. Sorry. Kaya pala sabi ko parang familiar yung ano. Second part na pala tayo, sorry. Ayan. Tama ba? At last week, na-discuss ko yung 15? Oh, tama-tama. Kaya pala sabi ko parang familiar. Okay, sige. Ayan. So, nandito na pala tayo sa Christian liberty. Part pa rin ng pagsamba. So, but bakit naisama sa regulative principle of worship ang issue ng Christian liberty? Kasi kasama po dyan yung paraan ng pagsamba. So, since nandito na rin lang, tignan natin yung review, no? Nandoon yung iba't ibang prevailing position, yung complete freedom o walang restrictions ng paraan ng pagsamba, whatever anyone is happy to do for the Lord. Nasa tao yung decision kung ano yung masaya siyang ginagawa para sa Panginoon. Pangalawa, yung seeker sensitive naman, no? Ano naman yung gusto ng tao, hinahanap ng tao yun ang binibigay. At yung pangatlo, yung normative principle na kung saan pinakikita yung hindi naman explicit na sinasabi na bawal gawin ay ginagawa sa pagsamba. So, tama ba yun? Last week sa pag-aaral natin, pinakita doon na hindi tayo nag-agree sa normative at sa seeker sensitive or sa complete freedom kasi merong regulated. No? Hindi porket hindi sinabi na wag gawin, wala naman siyang sinabing dapat gawin dahil meron talagang binigay. At kasama dyan, titigdan natin in view of issue of our Christian liberty sa pagsamba, ito po yung ating sisilipin naman ngayon sa ating pag-aaral. So, the normative principle argument. Things not forbidden are things indifferent and therefore are matters of liberty. So, may mga bagay na pinagbabawal pero meron namang hindi pinagbabawal na maaring sabihin natin, oh, hindi naman sinabing bawal bumuga ng apoy habang sumasamba, mag-ano ka dyan, ano ba yung ibang mga sayaw, no? Hindi naman sinabing wag gawin. So, how do we view it? Una, liberty in things indifferent does not take precedence over things prescribed. So, kung indifferent tayo sa isang bagay na hindi naman na pinagbabawal o hindi naman tuwirang pinagbabawal, hindi ibig sabihin yun ang ating susundin kesa dun sa sinabing dapat gawin. Okay? Hindi nangingibabaw yung liberty natin sa regulative principle of worship.
dahil may inutos. Okay? Wala kang may kalayaan ka na express ang Christian liberty in bounds with the regulation of God. So hindi kalayaan mo yung mga kalayaan ng isang Kristiyano, hindi mo pwedeng gamitin yung kalayaan na iyon para malaya kang mag-disobey. Ulitin ko ha, hindi mo pwedeng gamitin yung Christian liberty na yon para i-disobey mo yung ni-regulate ng Panginoon na dapat gampanan o dapat gawin. So, things indifferent do not make the context in which they are used indifferent. So, in 1 Corinthians chapter 10, asan yan? Ang sabi po dito sa verse 19, "What do I imply then, that food offered to idols is anything, or that an idol is anything? He is not saying those things." Ang sinasabi niya, makita natin sa verse 20, "No, I imply that what pagans sacrifice, they offer to demons and not to God. I do not want you to be participants with the demons." So yung indifference natin sa bagay na ito, ang sabi po dito sa normative principle argument, things indifferent do not make the context in which they are used indifferent. So in our Christian liberty, wag nawa nating gamitin, again, yung kalayaan, diba kanina binanggit natin, hindi mo gagamitin yung kalayaan sa pagsuway, hindi ka malayang sumuway sa sinasabi ng Diyos. And at the same time, things kagaya ng pagkain, nung in-offer sa idols, are we free to eat yung mga in-offer sa idols? Based sa sinasabi sa Korinto, ang, diba, ang prinsipyo natin, lahat ng pagkain ay nilinis na ng Diyos. Yun ba yung sinabi? Hindi. Meron itong ginamit na word na pinagpasalamat sa Panginoon ay nilinis na sa Diyos. Ay nilinis na ng Diyos at maaari nating kainin. Anong pinakikita po doon? Our conscience, yung konsyensya natin, dapat takabase yun sa sinasabi din ng salita ng Diyos. Hindi lang sa konsyensya mo lang. Bakit? We are indifferent in things. Yung minsan, todopasan na lang tayo gawin yung mga bagay na kasi malinis naman yung konsyensya ko. Anong basihan natin? Yung konsyensya lang ba natin talaga o yung sinasabi ng salita ng Diyos? Let us not be indifferent sa mga sinasabi ng salita ng Diyos just because we are indifferent in some practices. Kagaya ng, wala akong pake kung in-offer yan sa Diyos-Diyosan, eh pinagpasalamat na sa Diyos yan, okay na yan. No. Hindi lang natin basta susunduin yung ating konsyensya ng base lang sa konsyensya natin. Kundi, paalala sa atin lagi ng salita ng Diyos at ni Pastor Joseph, sino ang Panginoon ng konsyensya? Sino? Tayo ba? It is the Lord. Jesus Christ is the Lord of our conscience. So, doon natin binabase ang ating mga expression ng liberty. Sunod po, key passages on things indifferent argue for restraint of freedom rather than license. So, again, hindi licentiousness, kundi graciousness. Hindi licentiousness, kundi ang sinasabi po dito, magkaroon ng restraint, may pagpipigil. So, hindi ka gagawa ng isang bagay na malaya sa'yo gawin just because malaya kang gawin at yun lang ang consideration mo. Pero ang binabasihan po natin, kagaya sabi ko kanina, yung conscience natin, bounded by the Word of God, bounded by the Lord of our conscience, at yung mga bagay naman na kumbaga disputable sa atin or we are indifferent about when it comes to our Christian liberty should not result in indulgence to sin or licentiousness. So, bakit? Ang mangyayari, makakatisod ka sa ibang tao. Bakit po kasama sa pagsamba ang pag-iingat na hindi tayo nagfo-flaunt ng ating Christian liberty? Kasi ang worship ay hindi personal.
Ang pagsamba sa regulative principle ay congregational. Okay? Intindihan natin? So sa madaling salita, if you indulge or naging licentious na lang yung pagganap ng pagsamba mo, ikaw ay nagkakasala because you're causing someone to stumble because of your freedom. At hindi dapat ganun yung mangyari. Sabi ni T. David Gordon, some answers about regulative principle from Westminster Theological Journal. The very issue the regulative principle was designed to address are the limits of church power and liberty of conscience. If there is no distinction between what is lawful for an individual and what is lawful for the church to require of everyone, then Paul's discussion of in 1 Corinthians 7-9 and Romans 14 makes no sense. Such texts presuppose that in fact positively teach that there are things an individual may freely do which cannot be required of others. Anong makita natin dito? Sa mga nabanggit na mga verses, kung babasahin niyo yan, ang pinakikita what requires of sa pagsamba regulatively and congregationally is charity. What does it mean to have charity? Maging gracious tayo, maging loving tayo sa isa't isa. You don't impose your freedom to others. Yung normative worship or yung normative principle, ang nangyayari po ay ganito yung argument. Wala namang sinabing bawal sa Biblia eh. Wala namang sinabing bawal sa Biblia mag-drums o mag-guitar o mag-banda sa loob ng church. So, okay lang gawin natin. So, ano nangyari? Those who are convinced or meron silang belief na clear sa conscience nila na sinasabi sa Bible na huwag gawin yung ganong pagsamba, yung mga malayang ginagawa yung ganong normative way of worship na nagkanta, nagtalunan, nagsayawa, nagbanda, they are being tyrant or dinidikta nila yung konsyensya nila at practices nila dun sa mga kumbinsido na hindi dapat yun ang gawin. Sa nakabase, in their indifference. Because they're indifferent in that the regulative principle of worship or the normative principle of worship for that matter, ang nangyayari, sila'y nagdidikta instead of the Word of God. Dahil anong rason nila? Wala naman kasing sinabi sa Bible. Yun ang rason. Ang problema, meron namang sinabi sa Bible. Okay? Kung paano walang sinabi sa Bible na huwag kayo magdadrum sa gathering nyo, huwag magsasayaw. Pero pag pumunta na tayo dito sa susunod, sa regulative principle, meron namang pinag-utos. Okay? So dito tayo ngayon sa number 2, regulative principle assertion. Limiting to divine prescription in worship is the best safeguard of liberty. So sabi po dito, ang pinaka-safe o pinaka-maingat na paraan ng pagsamba ay kailangan po ito ay nakabase sa prescription ng Diyos. Hindi sa indifference, hindi sa Christian liberty, hindi sa normative na paraan, kundi sa prescriptive or sa regulative. So dito, introducing something God did not prescribe in corporate worship imposes on others' conscience. Ito yung nangyayari sa normative. Pagka merong isang bagay na hindi prescribe ang Diyos na gawin, tapos pinagawa mo, lalo na sa kongregasyon, song leader, wala ba kayong mga kamay dyan? Palakpakan tayo. O para kayong mga tuod. Sumayo kayo sa Panginoon. You are imposing yung something na hindi prescribed ng salita ng Diyos. Therefore, you're being uncharitable and being tyrant. No? So, yung mga hindi pumapalakpak, nakaganun lang, nagkakaroon, nadidespise sila sa mga galing sa charismatic Pentecostal. Naalala nyo ba kapag may mga nasa gilid-gilid lang, di sila nag-worship po? Sino ka para sabing di siya nag-worship? Di ba? Pero ganun ang ating pakiwari. Ganun. Hindi kayo nagtataas ng kamay. Wala kayo sa prayer meeting. Magtalunan kayo. Ganun yung pangkonsyensya, which is wrong. Pangalawa, the regulative principle is not legalistic restriction. Okay, umpisa pa lang, sinasabi na it's not about legalism.
hindi siya legalistic restriction. Kasi ang sasabihin ng iba, ah, kasi kayo masyado kayong traditional, mga Baptist kasi kayo, kaya ganyan ang paraan ng pagsamba ninyo. Yun ba yung basehan? So sabi po dito, but a defense against man-made laws in corporate worship. Sasabihin ng mga nagpa-practice ng regulative or ng absolute freedom sa paraan ng pagsamba nila na napaka-legalistic ninyo. Hindi dapat ganyan ang pagsamba, dapat may kalayaan. In effect, sila na nag-impose na dapat may tamburin, dapat may sayawan, dapat may talunan, may headbangan, may banda, lahat na nilagay na, sila ang gumawa ng sarili nilang batas. They have made regulations out of their own preference. So, sino ngayon ang legalist? Diba? Sino ngayon naging legalista? Yun nga lang, yung pagiging legalista nila ay hindi nakabase sa sinasabi ng salita ng Diyos. Nakabase ito sa kanilang sariling prescription or preference. Okay? So, sabi po dito, ang regulative principle of worship is not restrictive. It is not legalistic restriction, but rather a protection, safeguard. Isa yung tanggulan. Pinoprotektahan natin na hindi makontaminate ang pagsamba natin bilang isang iglesia. Okay? Bakit masasabi natin hindi ito legalistic restriction? Wala naman sinabi sa iyong huwag ka magbanda. Wala naman sinabi sa iyong huwag ka magsayaw, huwag ka magtatalon. Huwag nga lang dito sa panambahang sa Panginoong Diyos. So, sa madaling salita, if you are if you love music, if you love playing instruments, then do it. But not in the sa corporate worship, no? Okay. So sabi po ni John Owen in his works, the abridgment of the liberty of the disciples of Christ by imposition on them of things which he has not appointed nor made necessary by circumstances antecedent to such imposition are plain usurpations upon the consciences of the disciples of Christ, destructive of the liberty which he has purchased for them, and which, if it be their duty, walk according to gospel rule, is sinful to submit to. Ano sinasabi? Yung abridgment, yung pag-cross mo doon sa liberty ng conscience ng bawat isa. Imagine, pumunta ka sa isang corporate worship, sa isang church, tapos may song leader, isang nga, worship pastor pa yung tawag, tapos kukumbinsihin ka na magtaas ng kamay at magtatalon dyan at kung ano pang gawin mong mga antics at ibubulada sa stage yung paraan ng pagsamba nila, ito ay malinaw na pag-usurp o yung pagkuha ng authority ng Panginoong Diyos sa konsyensya ng tao. Okay? At ang worst kind dito is yung iti-twist pa yung scriptures para gamitin maipagtanggol yung kanilang pananaw, view. Sabi sa Psalms, worship God with the clashing cymbals, with the joyful noise, mga ganyan. Eh, hindi naman church yun. No? Hindi naman yun in the setting of a church. No? So, malabong-malabo. Okay? Sabi naman ni John Allen Delivook, a biblical authority in proof of regulative principle of worship, from Westminster Theological Journal, having been freed from the Jewish ceremonial law, the confession's authors were uncompromising in their desire to defend worship against that man-made ceremonial laws of the Romanists and the Anglicans. Thus, they view the regulative principle not as a legalistic restriction, but a defense of God's worship against human interference, including the adding of the adiaphora. Another function of the regulation was to prevent the church or any other authority to usurp God's right to be worshipped in His way. So, ano sinasabi ni John Allen Delivook? The Romanists and the Anglicans, these are sects na gumagawa ng sarili nilang paraan ng pagsamba at ini-impose sa kanilang mga kongregasyon. Therefore, ang nangyayari ay they are not only lording over sa kongregasyon, but they are taking the position of the Lord, our God. Yun ang nangyayaring problema. Imagine,
pag pumunta ko sa Catholic Church, the Papist, mga Romanist, mga Papist, pag pumunta ka doon, ang daming seremonya na pinalit. Pag binalikan mo ang pag-aralan mo ang temple worship, puro seremonya rin. No? So walang nagbago. I mean, ano pa rin? Well, ang temple worship ay niregulate ng Panginoon. Pero pagdating naman sa New Covenant, pagdating na sa Church Age, gusto nilang gawin yung ginagawa ng nakaraan na sinabi na ng Diyos, tapos na ang mga seremonya at mga reglamento ng batas. Tapos mag-i-impose ka ng mga iba't ibang uri ng pagsamba. So, napakabigat po nung kasalanan sa Diyos. So, sabi dito, ang RPW is the defense of God's worship against human interference. Okay. So, prescribed character of corporate worship. Makita natin ito sa Colossians 2, 14 to 19. It is simple and straightforward. How simple can you get? Walang theatrics. Wala ka makikita sa panambahan natin na may smoke machine, may ilaw, may umiiyak at nagsisigaw, gumugulong-gulong. Wala. Bakit? The reason why it is simple and straightforward, because, una, sabi dito, the ceremonies of the Old Testament have found their fulfillment in the Lord Jesus Christ. Ano pang seremonya? Eh, yung niregulate na seremonya ng Panginoong Diyos sa Old Testament covenant, yung Old Testament practices na ceremonies, tapos na. Ginanap na ni Kristo, eh ba't mo pa i-replicate? Pangalawa, makita natin dito, symbol is not characterized by pomp and ornate rituals. Ano yun? In the Holy Patris, yung may mga bell pa, yung mga, alam mo yun, daming tradisyon na hindi naman kinakailangan. That's the practice of the Roman Catholics. Nag-reform na, nagkaroon na ng reformasyon, may protestante na. Ang problema sa mga protestant, nagkaroon ulit ng problema dahil nagkaroon ng mga normative practices na hindi rin naman kinakailangan. Ano yun? Ay, pangalanan nyo na lahat ng pinanggalingan ninyo. Ganoon. It is not simple. Merong theatrics na involve. May pag-stir up ng emotions na hindi naman kinakailangan. Pangalawa, straightforward. Not shrouded by symbolism and liturgical rituals. In most churches, apart from the regulative churches na nagpa-practice ng RPW, makita natin, may mga ritual na ginagawa at may symbolism. Sa Roman Catholic, makita natin, bakit kailangan halikan yung kopa? Alam mo yun, yung andaming masyadong aksyon. At yun ang inaaral nila sa, tawag dito, sa seminaryo. How to perfect the form. Paano perpektuhin yung mga kilos, mga gawa, mga galaw? Eh, hindi naman yun ang dapat pagtuunan. No? Dapat straightforward at simple ang pagsamba. Ang punto po is, without simplicity, the immediacy of the church's communion with God through Christ is undermined. Simple lang naman eh. Ang gusto ng Diyos, makapiling niya. Sa kanyang presensya ang mga anak niya, ang mga hinirang niya. Pero dahil sa pomp, sa theatrics, dahil sa mga ornate rituals, symbolism, liturgical rituals, lahat ng mga yan na undermine yung presensya ng Diyos. Sa nakapokus ang tao, sobrang distracted. Imbis na nakafocus sa Diyos, nakafocus sa theatrics. Okay? Pangalawa, centered on preaching. Makita natin, sa pinanggalingan natin, ang sentro ay kantahan, yun ang worship. Kaya nga, sa program, tignan mo, praise and worship. Ito muna. Sunod, offering. Hindi to kadalasan, ha? I mean, it's example lang. Praise and worship, offering, tapos preaching. May isa, makita mo, yung oras na kinakain ng praise and worship ay mas matagal kaysa sa preaching. So, ang tao talagang puspos na puspos, quote-unquote, puspos na puspos, pagod na, nagugulong na dyan, bumubula na bibig, nangingisay na. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, alam mo gagawin nun? Bababa yun.
Maghahanap ng pinakamalapit na sari-sari store para bumili ng inumin. O kaya magsi-CR. O kaya kung ano pa, makipagdaldalan. Worse, tulog. Bakit? Pagod siya eh. Nawala yung focus niya sa salita o sa pakikinig ng salita ng Diyos. Samantalang, ng RPW, Directive Principle of Worship, the centrality of it, ang pagsamba, ay ang pakikinig sa salita ng Diyos o yung preaching. So, as a note, God confronts us most in the preaching and teaching of His Word. Kaya ang tagal ng growth, kung meron man sa mga nagpa-practice ng normative way of worship. Bakit? Ang tagal eh. Kasi hindi talaga napapakinggan. In fact, dumating pa nga sa punto na hindi na kailangan, na ito talaga, narinig ko to, naranasan ko to sa pinanggalingan ko. Bumaba na ang banal na espiritu, hindi na kailangan mag-preach. Wow. Paano nangyari yun? Nung bumaba ang banal na espiritu sa Pentecost, nag-preach si Pablo, si Pedro. Samantalang sa panahon natin, pag bumaba, wala nang preaching. Di ba kalokohan yun? No, nakakagigil sapagkat kung talagang banal na espiritu yung bumaba, wala ni isang nakatayo. Kundi lahat ay nagpapakumbaba, nagko-confess ng kanilang mga kasalanan, nagpipreach, nayahayag ang salita ng Diyos. Hindi yung about sa politika, hindi about sa ekonomiya, hindi patungkol yan sa business o pagyaman. Yan ay patungkol sa pagiging banal at pagpapakabanal. That's the preaching of the Word of God. So we can only claim that God is central in our worship. Limindol ba? Hindi naman. Okay. Sorry ah. Parang limindol eh. We can only claim that God is central in our worship in His if His Word is central. Masasabi lang natin na nasa kalagitnaan ng Diyos sa pagsamba kung ang salita niya ang nasa kalagitnaan natin. Kaya yun ang sentro ng ating panambahan. And I am very humbled that here in CCRBC, ang pinaka-centrality ng ating pagsamba ay ang salita ng Diyos. Bakit? Yun ang bumubuhay sa atin. Yun ang salita ng buhay. Yun ang tamang pagsamba. Na nakaupo kayo dyan at may nakatayo sa pulpito naghahayag ng salita ng Diyos. Habang ikaw ay nakikinig, ikaw ay binabago ng Diyos at ang kaluluwa at espiritu at katawan mo ay nakafocus sa pagsamba sa buhay ng Diyos. Hindi ka nag-iisip ng kahit anumang bagay. But truth be told, yung sa RPW na nga, nahihirapan pa tayo mag-focus eh. Tama ba? Tama ba? Diba, hirap pa tayo. Kalaban mo yung antok, kalaban mo yung katabi mo, kalaban, dahil yung kalaban eh. No? Kaya wag kang maging dahilan ng distraction ng katabi mo. Kasi hirap na yan. Kung papakialaman mo nilang siya para gisingin. Okay? Check nyo, sis. Galaw-galaw. Baka ano, tulog na. Okay? Every element of worship must be made to contribute to and not hinder the impact of the Word. Ano mong sabi? Lahat ng elemento ng pagsamba ay dapat makatulong. Hindi para mapigilan ang salita ng Diyos, kundi matulungan yung epekto ng salita ng Diyos. Okay? Kaya may tanong, Pastor, RPW tayo, okay ba, bawal ba sa atin magkaroon ng PowerPoint? Okay? Eh, minsan, puro point, walang power. Ano ibig sabihin? It should be a visual aid. Pero if it distracts you, nakaka-distract na, may mga PowerPoint na may mga animation, alam mo yun? It should be ganun pa rin. RPW pa rin. Simple and straightforward. Hindi mo kinakailangan ng effects. No? Dapat, it should lead you to not hinder you, but lead you to worship. To understand the Word of God. Yun ang effect dapat. Kung nakakahinder siya, ay wag na. Okay? Bakit tayo may amplification? No? Kasi para matulungan, una, yung speaker, na hindi na siya maglakas ng boses. Alam nyo ba, si Charles Spurgeon, libo-libo ang miyembro ng simbahan nila, pero hindi siya gumagamit ng amplification. Ang laki-laki ng church nila. Libo ang nandun. Hindi siya nag-amplify. Boses lang. Pero kasi tahimik din yung mga nakikinig. Takot kasi magising yung katabi. Dahil punto,
Kung makakatulong naman, bakit hindi? Ako personally, I would like to have amplification dahil sa... Sorry ah, nakadistract ba? I like to have amplification para hindi ako mahirapan mag... I mean, maghapon ako nagsasalita, baka mamaos, no? So, para din sa mga mahina ang pandinig, no? So, dapat makatulong. Pero kung ang sound natin ay hindi maayos, nag-feedback, no? Hindi rin maganda. Sayang. Patayin na lang, di ba? Or ayusin siya. Okay. Point. When anything less than the word is central, to that extent, are worshipers drawn away from God? Imagine, ang laking kasalanan kung sinasabi mong worship leader ka, tas RPW, tas instead na nalilid mo ang tao sa pagsamba, na ilalayo mo siya sa pagsamba sa tunay na Diyos? Hindi ba nakakahiya sa Panginoon yun? Imagine, nag-worship lead ka ko noon, yung worship leader. Tapos ikaw na, wow, ang galing, nakaka-bless ka, anointed ka. Wow, grabe, ikaw yung bida, hindi ang Diyos. Tapos pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ito ha, wala tong biro. Most worship leaders na sinasabi ay nandoon sa likuran o nandoon sa tech area o nasa kung saan man. Hindi, imbis na nakikinig sa salita ng Diyos, talagang nandoon sila sa kung saan man. Anong dahilan? Napagod kasi kami mag-lead ng worship. Ang tigas naman ng mukha natin, sir. Ma'am, nag-lead ka ng worship? Grabe naman yun. Okay. Number 3, spiritual and orderly. These two together will maintain the right balance. Spiritual, pero may kaayusan. Ano po nangyari sa Korinto? Puro spiritual na lang ang kanilang tinututukan. As the Spirit leads. Ano nangyari sa mga charismatic Pentecostal churches na as the Spirit leads? Eh yun nga, Spirit nga, hindi naman Holy Spirit pala. Naligaw. Okay. So, spiritual, it means we worship by the enabling of the Spirit who acts consistent with the Word. Hindi aalis ang banal na Espiritu, hindi siya lalabas sa apat na sulok ng salita ng Diyos. Ngayon, may mga katuruan o may mga sinasabi na exhortation sa praise and worship, sasabihin, let the Spirit move. Huwag niyong ikahon ang banal na Espiritu. Huwag niyong ikahon ang Diyos. Kakahon ko kayo eh. Bakit? Eh, ang Diyos mismo ang nagkahon sa kanyang salita. Hindi siya lumalabas sa apat na sulok ng kanyang salita. Kaya dapat lang sumamba tayo ng naayon lamang sa sinabi ng salita ng Diyos. Hindi sa kapritsyo natin o hindi sa anumang paraan. Hindi sa emotionalism. Okay? So, dun tayo muna sa emotionalism. Is it wrong to worship God with emotions? Is it wrong? Oh! By all means, dapat in tune ang emotion natin sa panambahan. Bawa, nakarinig ka ng preaching, iniiyak eh. Masama bang umiyak? Hindi naman. Now, emotion is different from emotionalism. Yung magulgul ka na, tapos na-distract mo na yung katabi mo. No? Hindi na yun. Tamang paraan ng paggamit ng emotion. Now, in the spiritual sense, yun ay dapat consistent sa salita ng Diyos. Bakit? Kung ito'y lumabas sa salita ng Diyos, it is not spiritual. It is carnal. Or, pwedeng spiritual, but it's not the Spirit of the Lord. Now, orderly. Bakit orderly? Taxis. Yung taxonomy, yung pag-aaral ng pag-label ng mga pangalan, ng mga plants and animals, or kung anumang species yan, dito po nang galing yung word, yung Greek word na taxis, means proper placements or position. Bakit ang pastor nasa pulpito? Bakit? Kasi pinagpipitagan natin ang salita ng Diyos. Actually, yung pulpit natin, salamat kay Pastor Dandel mo, donation to, no? Mas malapad ba ako sa pulpit o mas malaki sa akin yung pulpit? Yung totoo, mas malaki yung pulpit, di ba? Pero pansinin natin sa ibang mga, lalo na sa mga dating Baptist church, yung talagang mga matatagal na mga simbahan, mga iglesia. O kahit na lang sa mga churches, kunyari kanila RC Sproul, kanila John MacArthur, makita niyo lalaki ng pulpit. May ibig sabihin pala yun. That the word of God is bigger than the speaker. Yun pala yung ibig sabihin. Hindi lang para magarbo. Hindi. Yung bang manliliit yung tagapagsalita.
Eh, ngayon, panipisa na ng pulpit eh. Minsan nga yung ano na lang, yung music stand na lang. Diba? Bakit? Eh, para hip. Diba? Para cool tayo. Hindi pala yun. Meron palang prinsipyo yun. Kung bakit ganun kabigat, ganun kalaki, ganun katibay. It represents the word of God kung gaano ito maasahan, kung paano ito kabanal, pinagpipitagan. Maniliit yung tagapagsalita. Nandun yung proper order and placement. Bakit sa programa natin, nauna, yung mga pagbasa muna ng salita ng Diyos, may mga preliminaries tayo, bakit may presider, bakit? May proper order. Bago mo dalihin ang tao sa salita ng Diyos, piniprepare muna siya. Kaya may hymns. Dahil ang salita ng Diyos ay hinahayag sa pamagitan ng mga himno. Piniprepare ang hearts ng tao. Eh kung yung kantahan mo ipatungko sa wake within me, you're in my heart forever. Ano yun? Paano prepare yung puso mo? Ano yung wini-wake sa'yo? Ano yun? Diba? Nonsense. It is not orderly. Hindi ka piniprepare para makinig ng salita ng Diyos. Piniprepare ka sa concert. Okay? Or piniprepare yung utak mo, ma-brainwash. Kung ano mang sabihin ng kung sino mang Poncio Pilato na tatayo sa tinatawag nilang pulpito. Ito'y mali. Kaya kinakailangan magkasama po yung dapat spiritual at may kaayusan. Spiritual and orderly. Ang punto po, the spirit must not be quenched by the overemphasis on order, while indecency must not be permitted in the guise of the freedom of the spirit. The two complement each other. Una, wag mong i-quench yung Holy Spirit dahil sa masyadong rigid. No? Masyadong rigid. Pastor, hindi nasunod yung ano natin. Ganito, ganyan. May unting differences lang, hindi problema. Bakit? Ang centrality pa rin yung pagsamba. Pastor, paano tayo mag-worship? Patay yung aircon. Brown out ngayon. Cancel muna natin. hindi ganun. That balance eh. Pero pwede mo rin sabihin na, as the Spirit leads, dapat 2 hours, wag muna kayong alis dyan. Doon nga sa panahon ni Pedro, kay Pedro yun, no? Yung nahulog sa balcony. Oo, no? Nahulog sa balcony yung isa dahil magdamag nagpipit si Pedro. Nakatulog. Okay lang yan. May prinsipyo doon. Si Paul ba? Si Paul, sabi ko si Paul eh. Si Paul yung nagpipreach noon eh. May prinsipyo doon na huwag nating, kumbaga huwag nating pigilan yung paghahayag ng salita ng Diyos. Pero there's a reasonable time. No? At yun ay may prinsipyo din na pinapakita na yung nahulog ay binuhay muli ng Panginoon. Una, huwag kang matulog daw. Wala ko sinasabihan dito, ha? Wala naman. Hindi, pag nakatulog, gising ninyo kasi kayo naman. Hindi nyo ginigising. Okay. Kasalanan minsan din ng pastor yun. Nakakaantok ang preach. Okay. Kaya orderly sa spiritual. Parehas tayo magtutulungan dyan. Okay? It should complement each other. Now, elements of the New Testament worship. It is well known that the early church patterned its form of worship after the synagogue worship. Well known yan. Yung pagsamba sa sinagoga, ganun din. Sabi ni Ralph P. Martin, and worship in the early church, it is clear that the Jewish synagogue was an important link in dissemination of the good news, and more than likely that its pattern of worship had a formative influence upon Christian worship. Jewish scholars have helped us to form a picture of the essential pattern of synagogue worship. For the period before the destruction of the temple in AD 70, a most valuable source of information is contained in the New Testament, especially in the book of Luke. But very few precise details are given in any contemporary document. But the general picture is tolerably clear. There are 3 main elements. Praise, prayer, and instruction. Hindi man natin nakita kung paano sila sumamba sa sinagoga in the first century church, pero nakita yung 3 prinsipyo. Ano yun? Pananalangin, pagpupuri, pananalangin, at pagtuturo. Okay? So, yun ang binabasihan natin ng ating RPW. Number 1, praise. Expression of honor and adoration to the triune God. Para kanino? To the triune God, the Trinity.
Eh, but sa mga normative practices, karaniwan, sa mga charismatic Pentecostal brothers natin, dito sila nagkakaproblema. Bakit? Instead of pointing worship towards God, instead of theocentric worship, nagiging anthropocentric, patungkol sa tao. Kaya may mga songs na ginamit na para bang tinataas ay eh yung kabutihan ng tao o yung galing ng tao. Maling-mali po yun. Ang pagsamba ay dapat nakatutok sa Trinidad na Diyos. So ang pinaka mainam ay yung singing of hymns. Makita natin sa mga verses na naisulat dyan kung paano sila umawit ng himno. It is the voices that constitute worship. The accompaniment is a circumstance of worship. Ano daw yung pinaka-konstitusyon ng pagkakabuo ng pagsamba? Boses. Hindi yung accompaniment. Yung accompaniment, for example, yung guitar o keyboard o anumang instrumento yan, ay para lamang may ayos, may saayos yung pag-awit. Hindi ka mawala sa tono. Pero kapag hindi nakatono yung gitara, anong magkakaproblema tayo? Tama? So dapat, ano siya, nag-aid siya, hindi nagiging distraction. Okay? Bakit? Boses po ng tao ang dapat nalilid o naglilid o naririnig. So, it must be corporate singing and not an audience entertainment. Corporate singing, pag-awit ng sama-sama. Kaya nga, tontuwa ako dito sa atin. Bakit? Kikita ko kanina, no, kinakanta natin Find Us Faithful. Si Deacon Mimon, katabi niya si Jello, no? Sabay silang kumakanta. Two generations. Singing together, Find Us Faithful. Tapos yung mag-iina, yung mag-asawa, sama-samang umaawit, no? Si Deacon RJ na bagong kasal at ang kanyang minamahal na si Lovejoy ay very sweet umawit. Bakit? Sama silang sumasamba sa Diyos. It is corporate. It's not only corporate, but it is not for entertainment. Kahapon, yung sinikwento kaninang umaga, yung ano, no, yung driver ng Grab, sabi niya, alam mo, yung mga born again, masaya dyan eh. Kasi may meron silang tugtugan eh. Parang disco. Ganun pala talaga tingin nila. Parang disco. Akala ko ano lang yun, parang exaggeration. It's not an exaggeration. Baka noong mga 90s, exaggeration pa yun. Pero ngayon, hindi. Hinigitan na nga eh. Mas matindi na. Parang nasa concert ni Katy Perry o ni anumang Blackpink na yan, yung indaka ng mga tao, ganong katindi. Matindi. It's about entertainment. Its content must be biblical truth. Ano dapat ang laman? Katotohanan ng biblical, ang himno. Kaya yung mga kinaawit natin ay hindi lang ito basta sinulat. Ito'y nakabase sa scripture na nagsasabi ng katotohanan. Kaya ingat tayo sa mga ano, no, inaawit natin. Kaya nga, ang tagal natin makaano eh, no, makarami ng bagong kanta. Kasi ingat na ingat. Kaya sa corporate worship kami, no, nakita nyo nung nakaraan may inaawit kaming bago. Isang way yon na matuto kami ng bagong awitin. Kaya rin sa corporate worship, i-try nyo na mag-aral ng mga bagong songs. Family worship. Ayan. Para may bago kayong may awit. Now, a commentary on current music used in churches. Panders to felt needs about what you want, what you need. Psychological therapy for feelings, no need to meditate on any truth content. O pag nag-awitan na, lalo kapag yung kanta ay nakakaantig. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Sabi ni Pastor Romel Guevara, nag-minister yun sa maraming tao. Now, we're not question that. Pero anong punto? Bakit siya na-call out? Ba't na-call out yung song na yon? Ikaw ba naman sabi mo, ikaw lang nagtiwala sa akin? Ano na-emphasize? Ang Diyos ang nagtiwala sa'yo. Instead of emphasizing, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Trust therefore in the Lord. Yung song na yon, verse yun. Meron pa bang ibang ibig sabihin? Wala. Ang sinabi nun, yung scripture mismo, inawit. Narinig yun ng bata ko, hanggang ngayon kabisado ko pa rin. Bakit?
Totoo eh. Nasa salita ng Diyos eh. Pero pag sinabi mo, ikaw nagtiwala sa akin, mami-misunderstood. Magkakaroon ng kanya-kanya interpretation. It's open for any interpretation. That's why na-call out si Pastor Romel Guevara. I will not question his spirituality or his faith about it. Pero mako-call out na mako-call out. Bakit? Eh, kailangan ingatan natin na wag maitangay yung pangalan ng Diyos o matangay yung glory ng Panginoon. Pangalawa, repetitive choruses, mantra-like function of emptying the mind. Ano to? Fire, fall down, fire. Mga 30 minutes, magaganong ka. Paulit-ulit. Nonsense. Walang, it's mindless repetition. Absence of doctrine. What is wrong with outright indirect teaching becomes singable with music? Walang scriptures, walang katotohanan, walang doktrina. Umaawit ka lang, para ka lang umawit ng secular na patungkol lang sa pag-ibig o kung ano pa man. Diba? Oceans. Spirit. Sino spirit yan? Sa kanya dadalhin sa tubig. Patungkol daw kay Pedro yun. Hindi spirito yun. Si Kristo yung naroon. No? So makita natin, sablay. Mystical themes, direct contact with God through flights, touching, visions, etc. Yung mga fire tunnels, yung mga speaking in gibberish, yun ay nakakaligaw. Oriented to entertainment, ito'y nakatutok sa papasaya ng tao. Choreographed for the pleasure of an audience rather than directed to God. Ano ang hinihintay? Ang tanong, are you blessed? Mga tao sigawan, yeah! Wow! That's not worship. Ang worship, come bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Ganon ang blessing, pataas. Hindi pakalat sa baba. Dapat ang Diyos ang na-bless, hindi ikaw. Kung ikaw lang na-bless, umuwi ka na lang. Number two. Prayer. Diba may praise? Pangalawa, prayer. Calling upon God with corporate petitions, confession of sin, invocation of God's presence, and petition. Ito ay ginagawa sa regulative principle of worship. Umaga pa lang, meron na tayong corporate prayer. Kaya, ito po, mga kapatid, I will be gracious and charitable in this. I want to admonish the church. Let us not come late. Huwag tayo magpalit. Bakit? Sa umaga, nandun yung corporate prayer. Nandun yung mga devotion natin. Hanggat may iwasan, huwag nawa tayo magpahuli. Bakit? Pagsamba po sa Panginoon ang binubuo natin. At kasama dun yung pananalangin. May pastoral prayer pa tayo. Pero tandaan natin, if we are not praying corporately, paano tayo tutugunin ng Panginoon as a church? Kung hindi tayo nagkakaisa. Naintindihan natin? So, huwag nating sayangin yung panahon. Ito ay payo at pagpapagalit. Hindi ako galit, pero nagre-review ako sa atin. Hanggat maaari, kung may iwasan, huwag tayo magpahuli. Hindi nga tayo nagpapahuli sa mga work natin, di ba? Kasi kakatasan yung trabaho natin. Eh, ang Diyos. Gusto nyo ba kaltasan tayo ng mga 30 minutes ng hininga? May magsusurvive ba sa atin pag kinaltasan tayo ng 30 minutes of oxygen? Huwag na lang oxygen. Gravity. 30 minutes walang gravity, lulutang ka lang. Parang ganda nun, pero anyway. Number three, ministry of the word, reading scriptures, preaching from the pulpit, and sacraments. Ministeryo ng salita ng Diyos, ano po yon? Preaching at yung sakramento. Sa sakramento, this is the elements of the Lord's table. Ito yung physical elements na nagiging physical yung symbolism ng gospel na nakakain mo yung hindi literal na katawan ni Kristo, yung simbolismo nito nananamnam mo, nararamdaman mo siya. It is something practical. At ang pag-inom mo sa saro o sa alak ay pag-inom mo ng presensya ng pagliligtas ng Diyos sa iyo in a physical form. So napakaganda na maranasan din natin 'yan. So, this yung sunod po, may oras pa ba ako? Okay lang, 3 minutes. Okay. Ha? 3, okay, sige. Objection of predictability.
Objection stated, the regulative principle of worship is predictable in its elements and therefore prone to dullness. Ang naboboard lang sa RPW ay yung naghahanap ng entertainment. Okay? Objection conceded, without God, it can erode into a petrifying habit. Predictability works in both directions. So, hindi naman dapat nga maboard ka rin. Dapat excited ka sa pag-awit, excited ka sa panalangin, dapat excited ka sa paghahayag at pakikinig ng salita ng Diyos. If these things doesn't excite you, reconsider your faith. Kung kinakailangan mo pang ma-entertain sa labas, kung kinakailangan mo na ng may narinig ako one time, sabi, hindi ko kasi maramdaman ng Diyos. Hindi ko maramdaman. Kasi ano eh, napaka-dry. Walang, sa madaling salita, hindi siya na-excite kasi walang entertainment. Walang involved na emotionalism. Pero, merong truth. Merong clear at merong straightforward na pagsamba. And that's good enough. Actually, it's not good. It's holy. Okay? Number one, knowledge beforehand of what to transpire can aid preparation or else deaden expectancy. Yung malaman mo kung ano yung mangyayari ay makakatulong para maipaghanda mo ang iyong pagsamba. At sabi dito, it deadens expectancy. Maaring maboard ka rin kasi alam mo na yung mangyayari. So, ano kailangan gawin? Familiarity with the elements can help concentration or else have them taken for granted. Maging familiar tayo sa pagsamba, kaso, ang nangyayari naman, minsan, todo pasa na lang tayo, ay, ano pa lang naman yan? Hindi pa naman word. Magkakape muna ako. Or magsi-CR muna ako. Or bibili muna ako sa baba. No. Dahil nape-predict na natin. So, para saan itong mga bagay na ito? Yung mga knowledge and familiarity. This is intended for us to be aided in worship. May handa mo yung sarili mo. Hindi yung may handa mo para umiwas. Kundi may handa mo. Nandito ka na rin lang. Ilubos-lubosin mo na ang pagsamba. So, objection answered. God is the unpredictable one in worship. Ang Diyos ang unpredictable. It's okay to predict na nakasulat yung programa. Pero malay ba natin? The work of God is unpredictable kasi kaya niyang gawin yung mga bagay na gusto niya ayon sa kanyang kalooban at ayon sa kanyang salita. So, we cannot predict how God will make His presence known in a particular worship gathering. Hindi natin alam. Paano? Bawa, kaninang umaga nakadalo ba kayo? Na-predict nyo ba na mangungusap ang Diyos patungkol sa mga narinig nyo? O, flip natin. Kung hindi ka nakarinig, ay kung hindi ka nakadalo kaninang umaga, hindi mo narinig yung hinayag ng Diyos. I hope you get what you makuha nyo kung ano yung namimiss nyo. Naghayag ang salita ng Diyos. At hindi mo mapipredict na, what if dumating ka nun, may sin na address sa puso mo? Ilang beses na ba yung nasa bahay ka, tamad na tamad ka, pag-attend mo ng church, masabi mo na, salamat na lang, umatend ako. Narinig ko yung salita ng Diyos, na-convict yung puso ko, na-encourage ako. Hindi ba ganun lagi? Ba't natin imimiss yung oras? Sunod, God will act through the Word and the Spirit, not by manipulable devices of man. Kikilos ang Diyos sa kanyang salita at sa banal na Espiritu, hindi yung mga bagay na namaninipula ng tao. Kaya nga, walang music. Alam niyo po, sa outreach sa Masbate, isa yan sa in-address namin sa regulative principle of worship. Kasi, pagka preaching, may background music. So, may ganong silang, ano no, may ganong nangyayari, may background music. Wala namang masama sana, no? Kasi wala, ito na, yung indifference. Wala namang sabing mo, ano eh. Huwag gawin eh, hindi ginawa. Nangyari, may na-distract. Naka-distract. So, ang ano purpose sana na yung mapukaw yung damdamin, syempre, yung music eh, nakakahele, ano-ano. So, hindi siya nakatulong. So, tinanggal yun. Hindi na yun ginawa. No? So, sabi ni Michael Horton, addresses on worship, the Word, when attended by the Holy Spirit, has the power to convert, to bring those spiritually dead to life, and to reconcile sinners to God.
One of the confessions of the Reformation went so far as to put it this way: the preached word of God is in a special human teaching or moral instruction. Much less a sense of the word, special sense of the word of God. What the confession meant by that was that preaching was not merely a form of instrument. Form of human teaching or moral instruction, much less a pep talk for seekers. Rather, it was and is a converting instrument. God doesn't convert through the 25th verse of Just As I Am, but through the preached word of God. When a minister, after hours of faithful laboring over the passage, mounts the pulpit to address God's people, he is not there to give his opinions about the state of the world or tips of practical living. He is there in God's place as the shepherd, meant to guide the flock of the great shepherd to its final destination. He speaks for God to God's people. That's why preaching is such a serious business, or should be. It's not the preacher's time, but God's time. It's not the preacher's pulpit, but God's. Therefore, it is not up to the preacher or the elders or to the worship committee or choir director as to what the people need to hear. It is up to God, and the minister must, therefore, discern from careful biblical scholarship what God has to say to His people in this hour. Grabe. Meron dito, isang araw, imbitahin nyo yung hindi mananampalataya, if the word of God is being preached faithfully, one day, some hearts will be broken down and they will be saved. Doon kumikilos ang salita ng Diyos. Kaya pahalagahan natin ang paghahayag ng salita ng Diyos. Anong punto? The presence of God is the defining rationale and sufficient reward of biblical worship. Presensya ng Diyos na sumasa atin pag tayo sumasamba. Nandiyan yun. Yan ang reward sa atin. Letter A. Within the bracket of God's word, bracket of word and spirit, the presence of God is experienced with rich diversity. Una, no? Convicting presence. Pag may na-preach na principle about sin na na-address sa mga sin natin, nako-convict ang heart natin. Converting, whether remarkable or imperceptible. Remarkable yung may mga conversions na very dramatic, hindi dramatic dahil nagdadrama siya. No. Yung very graphic, ibig sabihin, nakita dyan, naiyak siya, nadurog yung puso niya at specifically, nag-confess siya ng kanyang kasalanan at nanampalataya ka sa Diyos. Meron namang hindi mapansin or imperceptible, hindi makita. Pag-uwi ng bahay, unti-unti nagbago yung buhay niya, hindi niya alam na born again na pala siya hanggang lumago siya sa pananampalataya. Assuring, whether dramatic or quiet. Strengthening in holiness and obedience. Enlightening in knowledge and wisdom, communing with God, reviving individual, church, or community, and many, many more. Ito yung gawa ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. Brothers and sisters, are you dry spiritually? Nararamdaman mo ba na parang ano, hindi ako ganito dati sa pakikinig ng salita ng Diyos? Parang tamad na tamad ako, o hindi man tinatamad, pero parang, alam mo yun, parang bigat lang. Parang walang epekto sa akin. Ano dapat ang response natin? All the more that we must listen to the Word of God. All the more na dapat makinig tayo sa salita ng Diyos. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos because that's the cure for our callous hearts. Yun ang gamot sa ating nagkakalyo na puso. Refreshing ang word ng salita, ang salita ng Diyos. So, kailangan, sabi dito, we must not stereotype the mode of God's presence in the church. Hindi lang dahil walang umiyak, walang banal na Espiritu. Hindi dahil may umiyak, mandun ang banal na Espiritu. Hindi, we cannot stereotype the work of God. Hindi natin mapipredict. God may choose to be present in a manner that breaks away with our comfort zones. Example, revivals. Yung revival na nangyari nung sa Ashbury Festival noong nakaraan, it is highly doubtable. Parang nakakaduda bakit yung totoong mga revival na nangyari nung araw, lahat sila nagko-confess ng kanilang mga kasalanan. Churches are being filled with newcomers na nako-convert.
yung mga pub houses, yung mga tawag dyan, yung mga bars nagsasara, nako-convert yung mga may-ari. That's revival. Isa yun sa mga manifestation. Bakit? May preaching ng word. Nakarinig ng salita ng Diyos. Nagsisi. Isang buong community nagsisi sa Panginoon. Can you imagine that? Hindi natin alam kung kailan mangyari yun. But it can happen. It will not happen with singing. It will not happen with yung kung ano-ano pang paraan ng pagsamba, naakala natin pagsamba, pagsasayaw, o kung ano pa man. It can happen through the preaching of the Word of God, the faithful preaching of the Word of God. It is no less of God when God works through the quiet process requiring patience and dependence. Minsan, inisip nga natin, we are so bored or we are so dry. Hindi mo alam, kumikilos pala ang Panginoon. In the stillness, in the quiet, He is working. Sabi ni David, I desire you, Lord, in this dry and parched land where there is no water. Dinidesire niya ang Panginoong Diyos, ang presensya ng Diyos, kung saan dry na dry siya. Hindi yung tubig ang magtitighaw ng ating uhaw, kundi ang salita ng Diyos. If God is present to introduce anything He did not require is a desecrating deviation. Kung ang Diyos ay nasa presensya ng pagsamba, kung magpapasok tayo ng elemento na hindi niya pinagagawa, ito ay pagkakasala na mabigat sa Diyos. If God is absent, no amount of non-required devices will manipulate Him into being present. Kung wala naman ang Diyos, no amount of come Holy Spirit we need you. No amount of come Holy Spirit we pray. Ang darating ang banal na Espiritu ang Diyos. Well, it's a fact that all believers are indwelt by the Holy Spirit. Kaya hindi dapat siya tinatawag. Nananahan ang banal na Espiritu sa atin. Nandiyan na siya. Objection returned. Non-required elements often give a semblance of satisfaction even if God is not present. Minsan, napepeke natin yung presence, yung pakiramdam ng kilig, yung bagay na parang nandiyan ang presensya ng Diyos. Ang daling pekein nun, kung feelings lang ang basehan. So, better to sense dullness and seek His presence earnestly. Mas okay na yung sinasabi ni David, Panginoon, I desire you. Kahit dry na dry ako, mas lalo kitang pinagninilihan or nais ko yung presensya mo. Di bali nang dry yung pakiramdam mo if it will lead you to pursuing God. Then you feel ecstatic and very religious na wala naman doon ng Diyos. Then to be satisfied with more human devices without God's presence. Yan. Sabi ni Geoffrey Thomas, The Return of the Holy Spirit, a modern parable. When the blessing of God is removed from a gospel church which is worshiping in old ways, the results are immediate and pathetic. If the Spirit of God is not inhabiting the praise of the people and the proclamation of the preacher, there is nothing left but bare walls. This is scary. Kung wala ang presensya ng Diyos, kahit pa nandyan yung theatrics, nandyan na lahat yung kilig at ano, pero walang banal na Espiritu, wala ang Diyos. Sabi, naiwan lang tayo ng mga pader. It's just an empty room without God or without His presence. However, when the Spirit is driven out of a church which is hand clapping, loads of choruses, and a band raises sermons, laughter, and altar calls, it will be about a millennium or two before everyone notices that He has gone. Because even when He is not there, they act as if He were, and the atmosphere feels religious. Mas nakakatakot yung akala mo nandiyan ang Diyos dahil sa mga religious feelings at religious practices, pero wala na pala talaga siya. It will take time before you realize it. So, anong pinaka maganda? Gawin natin ang pagsamba ng naayon lamang sa mandato at prescription ng Diyos. Lumabas tayo doon, unti-unti tayong babagsak sa pagkawala sa presensya ng Diyos. Dadako tayo sa question and answer. Sasagutin natin 3 p.m., no? 3 p.m. Okay, so, we're open for question and answers. Pwede po kayo magtanong.
Sige, lilapit na lang sila pag magtatanong. Any questions, brothers and sisters? Baka may tanong? Wala mo magtatanong? Paano yung mga normative? Ay, wait. Tanong. May mga churches tayong kaibigan na normative yung way nila. May panta sila. Paano natin tatratuhin yun? Yan, yun yung tanong ni Deacon Simon. Gumano na si Deacon. Yun yung tanong niya. Kasi totoo naman, may mga kaibigan tayo na they are sound in doctrine but in principle of worship, normative. So we will not say outrightly that they are sinning because they are normative na napakamaingat naman sila na hindi makakadistract. Ancestrality pa rin, yung pagsamba. Bakit lang sila naging normative? Kasi literal na may banda. No, merong nasa harapan, may song leader, may ganun. No, eh sa atin, ang song leader ay sino? Yung kongregasyon. Tayo yun. Yung nandito sa harap, ay nagpapasimuno lang ng pag-awit. Pero hindi siya yung, kaya pansin ninyo, no? Hindi tayo nawawala sa pag-awit kahit mawala yung nasa unahan. Bakit? Eh lahat tayo umaawit eh. Okay? So, yun. Pero we are very convinced that we stand that they are in error. Mali po yung paraan nila. No? Kaya panalangin natin sa patuloy nilang pag-aaral ay makumbinsi sila ang kanilang konsyensya na ang tamang paraan ay yung normative way. In fact, may nag-invite sa akin na church, sabi sa akin ng babe, sabi sa akin, maybe ano hindi ka sanay sa pag way namin ng worship kasi hindi kami hymnals or hindi kami regulative, normative sila kasi may banda nga. Tapos ang sabi ko sa kanya, kasi alam niya background ko eh, sabi ko, "Pastor, never ko na imagine in many years na ganito yung pag-uusap natin." Kasi mas hardcore ako sa kanya. Kumbaga mas ano yung tugtugan ko dati sa banda, sa church. Tapos sila, ngayon normative, parang siya yung nagtitiptoe sa akin ngayon na, "Pastor, hindi kami regulative." So, ano yun? Sabi ko, hindi ko ma-imagine na after many years na nandito ako ngayon sa posisyon, it is very humbling na makita mo na ang pagsunod sa salita ng Diyos ay biyaya din talaga niya. Ang panalangin ko, biyayaan din sila ng Diyos na mabuksan lang kanilang isipan at yakapin nila ang regulative principle. No? Ayan. Other questions? Ano ba ba? Other questions? Alam niyo ba si John MacArthur ay hindi regulative? Ang Grace Community? Meron silang orchestra. As in full, meron pa silang choir. That's not regulative because it's not simple and it's not straightforward. Well, it's pretty straightforward na salita naman ng Diyos ang lang inawit. Doon lang sa simplicity, medyo nag-deviate sila. So, anong punto? Di naman sila nagkakasala doon. No? Pero ang meron kasing biblical ano doon rebuttal si Pastor John MacArthur. Sabi niya, ang psalms or hymns ay accompanied with stringed instrument talaga. At yung kanilang orchestra are mostly stringed instruments. Basta ang punto lang, huwag sana makadistract. Kung di naman nakadistract, then... So, may magsasabi ba na si John MacArthur ay hindi focus sa word? Mahiya siguro magsabi nun, di ba? Okay.
Other question? Parang wala naman. Ay, dyan. May tanong? Tanong? Guys? Sa likod? Sarap? Kumbinsido na tayo masyado? Paano pag sinabi ni Pastor, next week ha, may banda na tayo. Anong gagawin nyo? Tatanggalin yung Pastor. Grabe. Pa, pwede naman i-rebuke muna. Disqualifying na ba kagad yung paglalagay ng banda? Nako, nakatakot. Angelique. Nag-engineer ka lang. Joke lang. Hindi, tama yun. Sabihin, i-call out yung Pastor. I-call out. Kasi, RPW tayo eh. Diba? Tinatawanan natin to ngayon. Pero, many years from now, sa mga susunod na generation, kung hindi natin i-safeguard yung doctrine, sabihin ko sa inyo, ang daming Baptist churches ngayon, ang tawag na sa kanilang mga churches, Bapticostal. Hindi dahil sa coastal area sila, coastal. Bapticostal, kasi Baptist, naging Pentecostal style. Merong banda. Baga nasa kama ka na, baba ka pa sa papag, di ba? Sablay, no? Ayun. So, walang tanong? Tayo magsara sa panalangin. Aming Diyos, salamat sa inyong biyaya sa amin na tinuturo mo ito. Hindi kami nagmamagaling dahil wala namang kaming alam kung hindi namin ito matututunan sa pamagitan ng salita mo. Kaya ang dalangin namin, patuloy mong hubugin ang aming pagkaintindi, ang aming mga isipan, ang naayon sa iyong kalooban, naayon sa iyong salita at sa prinsipyo ng panambahan na itinuro mo at ayong niregula, Panginoon. Kaya dalangin namin, sa patuloy namin panambahan ngayong hapong ito, magawa namin ito ng pinakamainam at masamba ka namin, Panginoon, ng puso't katotohanan, ng buong lakas at buong espiritu at buong kaluluwa. At ito po ang salita mo ang maging sentral sa aming panambahan. Sa iyo ang papulit po sa salamat sa pinakamataas na pangalan namin, Panginoon Jesus, lahat ay magsabi ng amen at amen. Sige po, wala pa namang